Hello guys! Andito na naman kami ni Tita G. So, ngayon gagawa kami ng leche flan. So, ipapakita namin ni Tita G pala. Hindi pa ako marunong gumawa ng leche flan. So, ituturo niya sa atin guys kung paano gumawa ng leche flan sa napakadaming steps. So, kung gusto niyong malaman kung paano, keep on watching. So, ito yung mga ingredients, syempre. Yes. Eggs, itlog, ito. Ano pa, tita? And then, evaporated milk. Evaporated dito, milk? Ang available lang yung creamy evaporated milk. Pero okay lang siya. Okay, and then, condensed milk din? Condensed milk? And then, ano siya? Condensed milk. Yun and lang. Then yung white sugar para sa kakaramelize. Kakaramelize yung white sugar. Okay, so later yun. So, ang unang step, isi-separate muna yung egg white at yung egg yolk. Okay, so pagaling yun pa. So, after ma-separate ang egg white at egg yolk, ano kasi nabila? Imi-mix mo na siya. Iwi-whisk natin ang tapos, egg. Egg yolk. Masyado ngayon para hindi siya magkaroon ng bula. Bubbles? Mm. Dapat ano lang, dapat madahan-dahan lang. Gentle. Gentle. Yeah. And then, itong egg white, di siya masasayang. Kasi gagawa kami ng white puto. Wow! Diba? Pinay na pinay. Gagawin daw ni Tita ng puto yung egg white. Kami sa kitchen, dun sa pinag-aaralan ko, usually yung egg white, ginagawa namin, ano nga ito yung kanding matamis? Meringue. Sa atin, meringue. Okay na to, Tita? Yep. And then, ilalagay natin yung condensed milk. And then, keep on whisking. Yes. Okay. Medyo mas, anong lasa nito, mas light kaysa sa iba natin sa Philippines. Okay. Then, after ihalo yung condensed, yun namang evaporated milk. Keep on whisking lang siya. Very easy. Ano yung gagawin sa kanya, tita? I-strain. Okay. I-strain para yung mga buo-buo hindi sumama. And then, vanilla. Vanilla. Extra. Kasi mas Okay. Then add vanilla extract. So, gano'n ka dami? Tansya-tansya lang, guys. Pagaling niya. Para lang may amoy or... Amoy nga siya, di ba? Or lasa din. Kasi pag lasa, mapait. Pag masyado madami, di ba? Ang tanggalan lang sa na... Egg. Diba? Okay na to, ta? Or more. Gagawa lang kami. Okay na yun. Gawa lang kami ng... magka-caramelize ng sugar. So, pag-caramelize ng sugar, gano'ng kadami yung sugar, it depends din. Okay din. So, ang kasunod, magtutunaw tayo ng white sugar. White sugar. Wala. So, nilalagay ang caramelized sugar? Sa, bago mo ilagay yung mixture. Sa linera? Oo. Yun muna ilalagay mo yung yun yung kulay caramel, kulay brown. Pag binaligtad yung ano, okay, yun. Ito na yun siya. Ito namin. Okay. Kasi ang gagamitin lang namin, foil. Pwede siya. Walang granera. Mahirap maghanap dito. Siguro sa mga ano, mga Filipino shop, I think meron. Oo, meron. Pero dahil hindi kami nakapunta doon, napagod kami. Ito, buti. Ganito dito ang sapat. Sa pag-alaman.
Okay na yung caramelized sugar. Ilalagay na ni Tita sa alianera namin. Gagawin namin para mas matipid sa trabaho. May ibang mixer na ano, yung parang naka-flat lang siya. Kasi pag ito, masyado siyang mabulat. Ah. Kaya pag itong gamit, dapat. Dahan-dahan lang. Ah, okay. Yan. So, gagamitin ng ano, strainer para yung buo-buo nga hindi sumama doon sa ating leche flan. Okay. So, bago isa lang lalagyan ng takip. Ayaw mo nito, Tita, ang gamitin. Ano? O, mas okay yan? Ah, okay. So, foil ang gagamitin niya. Bang! Takip. Lalagay na sa steamer. Entry. Tapos, yun na yun? Isiset mo natin sa... Set mo na natin. Saan isiset? 25 to 30 minutes. Ah, timer yan. And let's wait after 20. Let's wait after 30 minutes. So, may pag-check. Yan yung finished product ng leche flan. Ano? Okay na? Lato na? Yan yun. Tapos na. Successful. Titikman na lang.